ang isa po sa mga medical doctor na may specialization po sa geriatrics, chronic degenerative diseases, kagaya po ng cancer, diabetes, Parkinson's disease, and autoimmune disorders. Siya po ay mayroon ng 18 years of experience in the holistic wellness industry. Gumagamit po siya ng mga integrative methods in treating diseases, kagaya po ng nutrition infusions, acupuncture, hyperthermia, herbal and nutrient remedies, traditional Chinese medicine, and energy medicine. Ang ating pong resource person ngayon ay siya po ang Vice President for the International Society for Integrated Anti-Aging Medicine. Pwede to sa atin din, ano? At saka siya po ay nagpo-promote din ng integrative medicine in Southeast Asia, as well as the medical director. Siya po ang medical director din ng of the farm at San Benito. He is also the one of the founding members of the Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. Ano? Dito sa atin, marami ding mga, may mga listeners tayo. I hope na nakikinig yung mga tagapakinig natin na doctors para po sa integrative medicine. Ano? Si Dr. Howe, palaging nakikinig yan. Ha? Alright. Dr. Homer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda. Salamat po sa pag-invita. Maganda, Doc, ang background mo, ha? Talagang nature na nature, ha? Ang background mo sa ngayon, ha? Okay, kumusta po kayo, Doc? Saan po kayo ngayon? Exact location po, okay, niyo, ang po lugar po ninyo? Sa Quezon City po ako ngayon. Wow, very good. Alright. Doc, unang-una po, pwede ho ba mabigyan mo muna kami ng paliwanag? Kasi nang unang lumabas ang salitang ivermectin dito po sa amin sa Bicol, lumabas na ang ivermectin talaga ay panghayop daw yan, anti-parasitic drug. Okay. So paano po natin malalaman kung ang ivermectin na yan ay pwede pong magamit ng tao at ano po talaga ang ivermectin na para sa tao? Dr. Homer? Well, actually po, yung ivermectin kasi pong nasa Pilipinas, mm-hmm, na naging available muna po is actually yung ivermectin na panghayop. Okay. Pero hindi po totoong panghayop lang po ang ivermectin. Ang ivermectin po talaga is ginagamit po yan talaga pang patay ho ng bulate, okay, sa tao. Marami na ho, more than 40 years na po siyang ginagamit. In fact, yung ginagamit po siya sa Africa, pangtanggal ng bulate. Kasi marami po sa Africa, pag nagkaroon sila ng bulate, yung isang klase ng bulate na nag-focus siya ng pangbubulag. Kaya yung ivermectin, yun doon talaga unang nagamit sa na maraming tao. So over 4 billion doses na ang ginamit na ivermectin panggamot ng pangpatay ng bulate. So after introduction ng ivermectin, it was Dr. Landrito who started the ivermectin July 2020, no? So July niya pinasok yan naggagawa siya. So yung ivermectin na una kasi dati wala kasi ivermectin. So yung ibang tao bumibili talaga ng ivermectin pang manok. Ayun. Marami tayo ivermectin pang manok saka pang aso, pusa. Mm-hmm. So makikita mo naman na talagang pang hayop kasi may picture ng hayop, either manok, pusa o aso. Opo. So alam mong pang hayop. Mm-hmm. Tsaka number two, yung dose kasi ng panghayop, mababa po yun, sobrang baba. Kailangan mo siguro mag-take ng 100 pirasong tableta para makuha mo yung actual dose, yung tamang dose ng pag-take ng ivermectin. No? Pero ngayon, marami na po tayong makapagkukunan ng ivermectin na human grade tawag natin. Opo. In fact, yung Lloyd Pharmaceutical nga, diba, was given the certificate of product registration. So ngayon, yung ivermectin, nabibili na po yan sa Mercury. Mm-hmm. Ang problema lang po, hindi po lahat ng Mercury meron. No? Sa as of now, it's only available in certain branches in Manila and Quezon City. But hopefully, it will be available nationwide. Mm-hmm. Adok, yung hong ivermectin na ginawa para sa tao,
paano ho na na-discover na yung pala ay, sabi nga, hindi lang sa bulate ng tao, kundi, di ba lumalabas po yung mga balita na nakakatulong po sa COVID issues natin? Hindi lang po sa Pilipinas, kundi magin sa ibang bansa. Opo. Opo. Kasi may unang study yan. Yung pinaka-pinakaunang study po, yung computer simulation. So, ang ginawa ng mga researchers, parang nilagay nila sa computer simulation, anong mga maaaring may effect sa COVID. So, isang dun sa mga gamot na yun, yung ivermectin. So, and then after that, mayroong isang research lumabas galing Australia. No? Nilagay nila yung COVID, yung cells ng COVID together with ivermectin. So, nakita nila na effective pala itong ivermectin. So, doon nagsimula. Na yung doctor, they started using ivermectin in treating patients with COVID infection. So, doon nagsimula talaga. So, after that, yun, nung nakita na, early pa yan, start pa lang ng, ano, ng pandemic natin, April, May, meron na talagang study na showing na ivermectin seems to have a very good effect on COVID, no? In COVID patients. So, doon siya talaga nag-start. And then, because of yung success niya, in fact, because of the success, ang dami na po niyang research, no? And not only research, tawag natin real-world data. Ibig sabihin, real-world data, opo, yung ivermectin, when it was given to a large number of people, specifically a country, no? Talagang makikita mo na yung significant yung effect niya. Opo. Or significant yung effect niya on fatalities as well as number of cases. Mm-hmm. So, in fact, di ba nga, nagkakagulo sa India 2 weeks ago because sobrang taas ng kaso nila, wala silang oxygen, hindi na ma-hospital yung pasyente kasi nga punong-puno na. So, yung government of India was forced, kasi before ayaw nila tanggapin yung ivermectin. But because they actually, because of the severe number of infections and death, they nationalized. Ni-nationalize nila yung ivermectin protocol. Ibig sabihin, lahat ng may COVID, ito ang gamot mo. Ivermectin or hydroxychloroquine plus mga vitamins at mga gamot sa ubo, sa lagnat. Yeah. So when they made it national, makikita mo yung cases ngayon. If you go online, makikita mo yung cases niya. Significant na agad yung decline. So talaga makikita mo may effect talaga yung ivermectin in treating COVID patients. Oo. So isa pala ito, Doc, sa isang tama ba dyan? Emergency remedy na ginamit sa India because of that problem. Yung gobyerno mismo has recognized this. Opo, gobyerno mismo under yung international, yung Indian All Medicine Research, parang association yun ng mga doktor. Mm-hmm. So they came out with a protocol. So lahat ng nag-positive, ito kit, may kit agad. Bibigay kita ng kit o make sure na lahat 'yan magte-take, basta mag-positive, bigyan mo agad. Wala nang hintay-hintay na magka-symptomas. So, kumbaga, yung protocol is treat early. Yun ang gusto nating sabihin as we have been advocating since last year, no? Na opo, we want to advocate early treatment. Sabihin, agarang pagdating ng COVID. Kasi yung protocol ngayon, hindi po nagbabago since ano March, April of last year until now. Opo. Walang difference yung pag-treat natin ng COVID. Mm-hmm. Iti-treat mo lang pag na-hospital na. Yun nga, so parang yun. Parang may gap ba, may kulang. So, hihintayin mo pang mag-hospital bago mo bigyan ng tamang gamot. So, pag nagka-COVID lang, hihintayin mo lang na mahirapan na siya huminga bago mo bibigyan ng gamot. Parang hindi yata tama at wala natang sense yun. So, ang gusto namin i-advocate is early treatment. Gamutin na natin habang nasa maaga pang, yung maagang, nasa pinakamaagang oras pa lang ng pagka-infect niya. Gamutin mo na agad para hindi maging severe o hindi malubha na kailangan ka pang ma-hospital. So, yun ang gusto natin i-admit. And one of them is really ivermectin. We talagang napakita na ang ivermectin is a very good drug against COVID, no? As early treatment. Yeah. Oh, Doc, ang isa yata sa ang may mabasa akong mga journals at saka information na ang isa yata sa nakaka-hinder nito is yung WHO,
hindi niya recognized po ang gamot na ivermectin para sa COVID. Ano po ang reaction niyo dyan? Well, hindi lang naman reaction ko, but reaction ng mga doctors all over the world, no? They are in, kumbaga, nagagalit sila bakit ganun na lang ang tingin nila sa ivermectin. And yet, if you would look po, kung talagang kayo ay magre-research po, mas marami pa pong research ang ivermectin over 33 randomized trial versus remdesivir. Remdesivir, wala pang 24. Sinabi ng WHO, huwag gamitin remdesivir kasi walang effect. Okay, sige. Pero sa Pilipinas, ginagamit remdesivir. Yeah. Oh, tapos sinabi ng WHO, hindi raw effective or kulang pang ebidensya. Paano pa nila sasabihin kulang ebidensya? Mas marami pang research or trials ang ivermectin compared to remdesivir. So parang may double standards pagdating sa ivermectin pala. So later we will have a congressional hearing 11:30 and this is what we will be discuss. Double standards as to bakit ang remdesivir sa Pilipinas binigyan ng emergency utilization even though sinabi ng WHO hindi siya effective. And remdesivir ayaw nila. Yeah. So parang may double standard. So yun yung issue. Double standards. I see. Opo. Doc, 2 weeks ago yata or 1 month na ago yata, di ba, yung mga private, ibang private hospitals dyan sa Kamaynilaan, nabigyan nun ng emergency use para dyan. Pero doon mismo sa mga pasyenteng may COVID, And then, yung DOST, at saka, yeah, it was DOST yata na nagsabi na yung clinical trial will start in 2 months siguro. And baka daw ang findings niyan lalabas po sa December, sa 2022. And lately po, quoted yung Department of Health, I do not know if it was Secretary Duque or sino sa kanila, lumabas sa national, na ang ivermectin daw pwedeng gamitin as, may term na ginamit is, ang term is off-label. Pwede ko ba, Doc, ma-explain kung anong ibig sabihin ng off-label para sa ivermectin? Opo. So, pag sinabi nating off-label, you are using a drug na hindi indicated doon sa in-applyan nilang lisensya. Kunyari, paracetamol, nag-apply sila ng license to register sa FDA para sa lagnat. Okay. Okay? So, parang so ikaw aside sa lagnat i-take mo siya for let's say nagda headache paracetamol, so ang tawag doon off label. Ganun din yung ivermectin. So yung ivermectin kasi off label kasi ang certificate product registration niya as a antibolate. Yeah. Pero you're taking it as for COVID, so ang tawag doon off label, hindi yun yung primary, kumbaga yun yung indication niya as a drug nung ni-register sa FDA. Pero just to make a point, no? Are you all aware na ang remdesivir, tocilizumab, even your vaccines, lahat yan off-label? Uh-huh. At so, talaga? Opo, you ask and you look, they are all off-label. Bakit? Remdesivir, tocilizumab, and these vaccines, wala silang certificate of product registration. Number two, lahat sila under emergency utilization. So it's called off-label. Kasi hindi pa tapos ang research dyan. I see. Okay. Doc, di ba yung mga nakikinig sa atin ngayon, siyempre, iniintinig masyado yung ivermectin na yan. Ito ba ay pwedeng bilihin over the counter o kailangan ba ng reseta ng doktor bago uminom yan o bago bumili? Opo. Kailangan po talaga po ng prescription or ng reseta. Hindi niya talaga mabibili ng over the counter. Ayun. Okay. So, kailangan muna ng assessment ng isang doktor bago uminom. Tama, Doc? Opo. Tama po. I see. Okay. Nagpaikot po ako sa mga reporters namin dito. Wala hong available, Doc, na ivermectin dito sa lungsod ng Legazpi sa mga drugstores. Ang alam ko sa Manila, meron na, dahil nga dyan sa isang pharmaceutical na yan na gumawa. May mga nagtatanong din sa amin, kailan ba makakarating yan sa mga butika po sa amin dito? May idea ho kayo, Doc, kung pwedeng makarating yan dito sa Legazpi o sa Bicol region in the future?
Well, oh, yun nga po yung problema eh. Kasi sa ngayon, yung manufacturer, no, is only given 6 months to for ano, yung kumbaga yung expiration niya is 6 months. So because 6 months lang expiration, itong mga drug stores natural very maingat sila, ayaw nila bumili ng madami kasi baka ma-expire. So kaya konti lang yung binili. Now as to when siya darating sa probinsya, yun talaga ang problema. Actually, this is one of the things na I'm worried about kasi ang dami na talaga sa probinsya, and I've been telling a lot of people na the provinces will be the next problem after NCR. And you know, and sadly, yung nangyayari ngayon, if you look at the data, talagang tumataas sa probinsya, and we really hope we can get ivermectin to as many people as possible to avoid hospitalization, to avoid death, no? Yung talaga yung gusto natin. Pero sa ngayon, yun nga, yung issue is yung supply. Wala talaga supply. But, you know, there are some, you know, people who have been importing it and who have been selling it, you know, under the, you know, parang sa black market. But of course, we do not, we do not approve of that kasi hindi naman yan registered eh. Yeah. So, it's important kasi we have to get it from yung sa right sources. Opo. Doc, may contraindication so ba ito pag iniinom? O ang ano bang mas ang term ng ating mga kababayan diyan? Mayroon bang side effects yan ang remdesivir? Ang ivermectin? So ang ivermectin po, ang number one niya po contraindication, yung bawal, yung may masakit sakit sa atay na tinatawag nating cirrhosis, liver cirrhosis. So yung liver cirrhosis, wala na silang atay, naging peklat na lang, no? So yun yung talagang number one, hindi pwede, no? Number two, yung mga taong may ano infection sa utak, yung tawag natin meningitis, no? Okay. Number three, yung mga taong nagte-take ng yung blood thinner na warfarin, no? Warfarin. Pero kung ikaw ay nasa naka-aspirin, clopidogrel ganyan, okay lang po yung ivermectin, wala nang issue, no? So with regards to side effects, ang number one talaga pinaka common na side effect sa ivermectin is yung lumalambot yung dumi. Ayan. Okay. Lumalambot yung dumi nila. Yun yung number one. No? Some people, after taking it, malambot yung dumi. Pero most of the time, 80 to 90% po, wala naman po nararamdaman. You know, very rarely would they get side, parang headache. Yung iba nag-allergy, which is very common. Kasi naman ng drugs, may talagang may taong allergy, no? But the most common side effect is malambot ang dumi. Lahat ho bang umiinom niyan, Doc, ay ganun ang naramdaman or parang kwan lang, random lang sa bawat tao? Hindi po. Hindi lahat? Ako, gaya, like, opo, hindi lahat. Diyan ko nag-take lumambot yung dumi. Pero after that, naging okay. Ayun. Oh, pumabalik din sa dati. Alright. Doc, last, ilang point lang po. Ano ang nandiyan sa ivermectin? At bakit lumalabas na nakakatulong siya sa inyong sinabi sa kontra po sa COVID-19? Actually, yun yung maganda sa COVID, no? Kasi sa COVID, sa ivermectin. Kasi before we use ivermectin, we were using hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine, actually, binigyan niya ng ano ng DOH ng emergency utilization for against COVID, no? But when mas mabagal ang effect niya as versus ivermectin. If you have COVID, wake up very early, gagaling ka in 2 to 3 days, magaling ka na, wala ka nang nararamdaman. Ganun siya kabilis, no? Ang effect ng ivermectin, kasi ivermectin hinaharang niya yung COVID virus na ma-affect yung cells mo. Number two, kung makapasok yung virus sa cells, pine-prevent niya yung virus na dumami sa loob ng cells mo. And then number three, it's a very good tawag nating immunomodulator. Kumbaga, it modulates the immune system. It prevents your body to go into a very, kumbaga, yung sobrang maga yung katawan. Kaya maraming namamatay sa COVID, hindi dahil sa virus, dahil sobrang pamamaga ng katawan. So one of the things that COVID, the ivermectin does is it modulates or it ina-adjust niya yung immune system mo para hindi mag-overreact dun sa COVID virus. So, kaya that's why it's a very effective, very efficient, and very cheap drug, no? Very cheap drug. Kasi in the market, you can buy Isaloid, no? They are selling, I mean, from Mercury, they're selling ivermectin one capsule of 15 milligrams, 27 pesos lang per tablet. Okay. Paano, although,
sabi nga, pinayagan nito ng Department of Health pero limited lang ng paggamit, ano. Ang lumalabas ko kasi, Doc, na, di ba sa inyong mga, kayong mga medical doctors, hati din po ang opinion, di ba? Hati din ang opinion tungkol dyan. Yung mga iba, hindi rin po naniniwala. Opo, simple lang naman po ang, opo, simple lang naman po ang sagot ko sa kanila. Opo. Ilan na po nagamot nila na COVID? Ilan na po nagamot nila using ivermectin? And they even use ivermectin as an outpatient treatment. Okay. Yun lang ang tanong ko sa kanila. Kung kaya nilang sagutin yun, okay. Pero kung hindi nila masagot yung tanong, they should not say that ivermectin doesn't work. I treated since early of last year, I treated hydroxychloroquine, mga, I would say, mga 3,000 siguro. But this year, starting the surge, yung surge lang natin po, ah, March lang po yan nag-start, nung, ano, nung nag-search si NCR. From March until now po, over 5,000 na nagamot ko. Kasi we were not treating patients, we were treating the whole family. And that's how effective ivermectin. I can tell you, I'm very confident na ivermectin really works if you give it as an early treatment protocol. Okay. Yun lang naman tanong ko sa mga doktor na nagsasabi hindi effective. Ilan na nagamot nyo using ivermectin and using no ivermectin? I see. Kasi honestly, no, nakakalungkot. Kasi yung mga doktor, sinasabi nila, hindi effective ang ibuprofen. Okay, hindi effective. Anong ibibigay nyo? Anong kapalit nyo sa ibuprofen? At least kahit paano, may panlaban, may laban yung tao. Lalo na yung may sakit. May sakit sa puso, diabetes, matataba. Yun yung talagang pagtinamaan. Sigurado, ma-o-hospital yun. So, what do you give these people para hindi sila ma-hospital at hindi sila mamatay? So if they can do that, if they can show us anything, doesn't have to be ivermectin. Anything as, you know, at least 50% na lang as effective. Eh. Okay, we'll go for it. But to say that you don't have any alternative, sasabihin mo lang na ivermectin doesn't work, don't use it. I think that's may mali yata dun. So we are letting patients die at home. That's what's happening in NCR, and that's what I don't want to happen sa provinces. I've seen a lot of patients, or family members, kasi sa bahay namatay. We should not let this happen. Yeah, opo. Doc, may nagtatanong po dito, saan daw po kayo matatagpuan para sa consultation or even online consultation, Doc Homer? Opo, kasi po we have a website. It's called cdcph.org. CDC, so Charlie Delta Charlie, PH Papa Hot, cdcph.org, no? Ito pong website is meron po yung ano listahan po ng mga doctors how we can do online consultations, no? There's a group po of doctors who does actually you have two doctors in Bicol, you have doctors Nabata and doctors Bakatay, both of do prescribe ivermectin for patients. Sa Bicol po, Dok, yan? Sa Bicol? Ano pong pangalan? Sa Bicol? Pakiulit po. Opo. Doctor Robert Nabalta sa Quezon, and then Doctor Bakatay po. Bakatay. Ayun. Mga Bicolan ito. Dito po sa Bicol nag-accept nila ng Opo. Consultation tungkol dyan. Opo, okay. Okay. Dok, sabi po ng mga kababayan at sandali lang. May isang kwan dito. Sabi niya, pagkitanong po kay Dok, ibig sabihin po ba kung ang doktor ay magre-resita sa isang tao, hindi siya re-resitahan para sa COVID, ang resita ay para sa bulate? Tungkol doon sa sinasabi natin sa off-label, Dok. Yung pang ibig sabihin po noon? Hindi po. Hindi po. Ibig sabihin noon, You can prescribe ivermectin as for COVID, not for bulate. Ayun. Okay. Oh. Kasi pag sasabihin mong i-reseta mo for bulate po, isang tableta lang ibibigay sa inyo. Oo nga. Kasi pag COVID, you have to take it every day po. So at least one tablet a day, depende rin kasi sa timbang ng tao. Eh. So you cannot give it once only, parang hindi ko maging effective yun. Pag ano pa tawag yan? Prophylaxis? Pag prophylaxis ho ba, Dok? Opo. Ilang beses ang inuman yan? At saka kung grabe na, ilang beses pang inuman? Opo.
Opo. Pag-prophylaxis po, once a week or once every 2 weeks. Depende sa exposure nyo. Kung lagi kayong lumalabas, I would suggest once a week. Kung lagi lang kayo nasa bahay, once every 2 weeks. Ayun. However, pag kayo nagkasakit, nagkaroon na kayo ng COVID, positive, no, may symptoms, you have to take it every day for at least 5 days. Together with other antibiotic. No? With another antibiotic, you have to take it together with another antibiotic just to cover na hindi karoon magkaroon ng severe form of COVID pneumonia. Okay. Only that po, kailangan ng doctor's prescription bago magkabili yan at bago po uminom yan. Kaya kailangan natin ng consultation. Tama po. Oo. Kung hilingin dok ng isang panay sa doktor na, dok, pwede bigyan mo ako ng ivermectin? Yung doktor ho ba, pwedeng mag-refuse? Pagano ng sitwasyon? Opo. Opo. Yes po. The doctor can refuse po. Ayun. So talaga pala dapat voluntary sa doktor on their part ano ang pagresita ng ivermectin pag natingnan ka. Opo. Mm-hmm. Oh, hindi lang naman ivermectin eh. It can be any medicine. Can, you know, can say na ayoko. Ayun. Yes, okay. Po. Yes, yeah. Po. Opo. Doktor, way to go. Ano po ang plano natin sa susunod na mga araw tungkol po dito? Unti-unti na, di ba? Unti-unti na po itong na-recognize ng ating gobyerno sa Pilipinas. Kaya lang, hindi pa masyadong full ang kanilang binibigay na atensyon. Yun nga po eh. So, anyway, as I said earlier, no, later meron tayong congressional hearing on ivermectin para malinawan po talaga lahat. Bakit ba ganyan ang nangyayari sa ivermectin? Meron tayong parang ano, double standards na when it comes to approving or allowing people to use or doctors to prescribe and patients to use ivermectin. I think sooner or later they will recognize the data na talagang it's ano, it's convincing beyond any doubt that it really, that it really works against the COVID virus. Ayun. Opo. Doc, last point na lang, where can we consult, sabi ng listeners natin? Saan pwedeng magkonsulta po sa inyo or sa ibang miyembro? Ang clinic ko po kasi nasa Quezon City eh. So kaya nga we will be providing you a list of doctors who does online consult po. Kasi ako po, hindi ko naman matatanggap lahat kasi sobraming konsulta sa akin. So, hindi ko humasagot. So, that's why we came out with a list of doctors who does online consults for ivermectin. I see. Sabi ko, Dr. Makakay and Dr. Ano po yun, Doc? Dr. Robert Navalta. Navalta. Iyan, oho. Pero Robert sa inyo po, Navalta. Pwede ang online consultation, papasok lang po doon sa website. Po sa inyo. Forward po. Sige po, Doc. Pakitext na lang po ano, para maulit-ulit natin. Opo. And then yung online consultation mo is open din ano, sa sige ating po. Mga kababayan. Opo. Sige, Doc. Pahingi po kami ng listahan ng mga doctors po na nag-accept ng online consultations. Kasama na po kayo kasi yun ang text ng ating mga kababayan sa ngayon, including our viewers and listeners po na nasa opo. Facebook. Diyan po sa kamay nila, Doc. Marami pong humihingi ng contact ninyo. Okay, please text na lang po, Doc, para ma-forward ko din po sa kanila. Alright? Salamat po. Apo. Doc, maraming okay, salamat po sa inyo okay. At good luck po sa inyong congressional hearing mamaya. Mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat. Alright. Bye-bye po. Thank you so much. Goodbye. Alright. Dr. Homer Lim, mga kaibigan, ang ating pong kausap tungkol po dyan, mga tugang sa klarifikasyon at paliwanag tungkol sa ivermectin.